Magandang araw sa inyo mga tanglaw. Ito pong ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayong araw pong ito ay Miyerkules, 16 ng Pebrero, at ang ating pong mabuting balita ay mula kay San Marcos, Kabanata 8, mga talata 22 hanggang 26. Sa mabuting balita, may isang bulag na dinala kay Jesus upang ito'y pagalingin. Kaya ang ginawa ni Jesus, dinala niya ito sa kabilang tabi at doon ay hinawakan ang kanyang mga mata. Sabi niya, ano bang nakikita mo? Sabi ng taong ito, para po akong nakakakita ng mga tao na parang itsurang puno na naglalakad. At muli hinawakan ni Jesus ang kanyang mga mata at ito ay nakakita ng lubusan. At sabi niya, huwag mong sasabihin kahit kanino ang mga nangyari na himala sa buhay mo. Mga kapatid, sa unang pagkakataon magtataka tayo, bakit parang palpak ang unang pagpapagaling ni Jesus? Sapagkat hindi agad nakakita ng lubusan ang bulag na ito. Sabi, sa unang pagkakataon ang nakita niya, para daw mga tao na naglalakad na parang punong kahoy. Hanggang sa inulit niya ang pagpapagaling. Ano ang ibig sabihin nito? Anong mensahe nito para sa mga nakikinig? Unang-una po, hindi ang focus natin dito ay kung kaya ba talaga ni Jesus magpagaling o hindi. Because no doubt, si Jesus ay nagpapagaling. Pero bakit isinalarawan ito na nagkaroon ng ulit o pag-uulit ang kanyang pagpapagaling? Alam niyo po, that describes the faith of the people. Lalo tigit ang mga alagad ni Jesus nung una na hindi agad-agad naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Na ang mga ito, laging naandun yung pagdududa. Kaya the faith of the listeners of Jesus, the faith of the disciples was narrated in the way Jesus performed the miracles. Hindi kaagad-agad ito ipinagaling upang ipakita sa kanila. Hindi ba't ganyan din ang inyong pananampalataya? Kapag hindi buo ang inyong pananampalataya, hindi kaagad-agad mangyayari ang himala na inaasahan ninyo. Kinakailangang maging buo ang iyong pananampalataya. Ganyan din naman po sa buhay natin, di ba? Sa maraming pagkakataon, hindi naman kaagad-agad ibinibigay ng Diyos ang ating hinihiling. Minsan nga, hindi lamang 2 beses tayo kinakailangang magdasal o humiling sa Kanya. Minsan, napakaraming beses na paulit-ulit hanggang sa sumuko na tayo. At minsan, magdududa na tayo kung gusto nga bang ibigay ni Jesus para sa atin ang himala o ang biyaya na hinihingi natin. Paulit-ulit at mapapatanong tayo kung minsan, totoo pa nga ba ang paghiling natin? O dinidinig nga ba ng Diyos? Or worse, kung minsan, totoo ba na umiira lang Diyos? Mga kapatid, ang kinakailangan, tayo ay manampalataya. At walang dudang sumampalataya tayo na kung ano man ang hinihiling natin ay pagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Nawa, masalamin dito ang ating pangangailangang kaagad-agad ay buksan ng ating sarili at huwag na tayong magduda pa. Ikaw ba, may pagdududa pa na kayang gawin ng Diyos? At kayang ibigay ng Diyos ang iyong inihiling sa Kanya. Kung may pagdududa ka pa, aba, tanungin mo ang iyong sarili hanggang kailan ka kayang magtiwala sa Diyos at hanggang kailan mo kayang ibigay ang iyong sarili at kayang ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng iyong hinihiling. So mga kapatid, itong ating pagninilay sa araw na ito, naway pagpalain kayo ng Diyos at naway huwag na tayong magduda pa sa kapangyarihan ni Kristo. Amen.